Hello po mga ka-idol, for today's video po mga ka-idol ay magtuturo po tayo paano magtuno ng gitara. Kasi po marami pong nagre-request sa atin, gusto daw po nilang gagawa tayo ng tutorial paano mag-gitara. Pero po bago po ang lahat ay ituturo ko po muna sa inyo yung basic para po malaman natin kung nasa tama ba yung pag-aaral natin. Kasi siyempre, kung diretso tayong nagpe-fingers tayo na, tapos ngayon, hindi naman tayo marunong magtuno ng gitara. Ayan, yung pinaka-importante po talaga sa lahat na sa isang musician na kailangan marunong tayong magtuno ng kahit sa bass, kung anong instrumento yan. Kasi kahit nasa tamang chords po tayo, nagugulat tayo bakit hindi naman tumutugma doon sa ating pinapakinggang mga music. Kaya napaka-importante po itong tutorial na ito. Bago po ang lahat, nikahit ko po yung mga bago pa lang dyan sa akin channel na pasubscribe na rin po sa akin channel. At saka pakipindot na rin po yung all para updated kayo sa mga video ko. Maraming salamat, simulan na po natin. Unang-una po, hindi ko na po ito isa-isahin kung ano mga pangalan nito. Diretso na po tayo dito para hindi na tayo magtatagal. Unang-una po, papangalanan ko lang po itong anim na string na ito. Unang-una, magsisimula tayo dito sa taas. Ito po yung number 6. Number 6 po ito, yung pinakamalaki, yung sa taas. Tapos yung sumunod, ito po yung number 5. Tapos sumunod, number 4. Tapos yung sumunod ay number 3. Sumunod ay number 2. Sumunod, ito po yung number 1. Ngayon, sa ano po kasi, mga idol, sa tuner po kasi, sa pagtutuno, iba po yung pangalan nila. Hindi po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, iba na po. Pagdating po sa tuner, ang pangalan po ng mga yan, hindi na po 1, 2, 3, 4, 5, 6. May mga pangalang chords po yan. Isa-isahin ko po. Yung number 6, pagdating sa ano, dito sa tuner o sa pagtutuno natin, E na po yan, as in eagle. Ayan po. Ayan. Tapos, yung number 5 naman, yan na po yung A, as in apple. Tapos, yung number 4 naman, yan na po yung D. Tapos, yung number 3, yan na po yung G. Tapos, yung number 2, yan na po yung B. Ayan, nakita nyo po ba? Tapos yung number 1, yan na po yung balik ulit, pares lang sila. Yung 6 at saka number 1, pares sila E. Magkaiba lang sila ng size ng string. Okay po. Susubukan natin itong sinasabi ko dito. Itong yung mga yan, yung E number 6, tapos E number 5, D number 4, G number 3, tapos B number 2, tapos E ulit number 1. Susubukan natin, i-apply naman natin ito sa tuner kung yung mga sinasabi ko tama ba. Ayan. Ayan, susubukan natin mga idol. Buksan natin yung tuner ko. Ayan o, ilalapit ko lang konti mga idol o. Nakilapit ko lang. Ayan. Subukan natin. Yung number 6, ito yung E. Pag tumapat na siya mga idol, pag tumapat na yung ayan. Pag nagkulay green na po yung ano niya, yung ayan o, yung E. Ibig sabihin tama na po siya. Tingnan niyo po mga idol. Tingnan niyo po. Ayan, tama na po yung ano niyan,
yung ano niya. Kung medyo ano naman, kung pumula pa siya, pihitin nyo pa na konti. Kung lumagpas naman, ibalik nyo lang din. Basta nasa gitna lang siya. Okay po, sunod naman tayo. Dito naman tayo sa sunod. Ito yung ano, number 5. Ayan. A. Pihitin lang natin siya mga idol, pihitin lang po hanggang tumapat siya sa A. Ayan o. Ayan, nakita niyo yung mga idol. A na siya pero ano pa siya, nagpupula pa. Ayan o. Ibig sabihin kulang pa siya, pihitin niyo pa ng konti. Ayan o. Sa gitna na po siya mga idol. Ayun, nag-ano pa ulit. Tingnan nyo po, lumagpas din. Balik nyo lang ng konti, ayan o, nag-color green na. Ayan, tama na po yan. Tapos sunod naman tayo. Yung D. D, ayan o. D, number 4. Try natin kung tama ba yung mga pinagsasabi natin. Pihitin lang po natin siya hanggang sa tumapat sa D. Iba-iba po kasing letters yan. Ayan na, C na siya. Ilang, pihit mo lang hanggang tumapat sa letter D. Ayan o, andito na tayo sa letter D. Pihit ng konti. Ayan, at yan o, tumapat na. Sunod naman tayo sa number 3. Yun yung G. Tingnan po natin kung ano. Ilang pihit lang. Ayan, tumapat na siya. Ayan o. G. Number 3 po yan. Tapos, number 2, ito na naman yung letter B. Pihit lang po, pihit lang. Ang tumapat siya sa B, ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan o, magpas yan. Tapos, number 1 naman, yung letter E. Tapos i-double check po natin kung tama po ba yun. Ulit. Kasi siyempre, ano eh, nauunat yung kahoy kaya hindi natin ma-perfect yan agad. Ulitin po natin. Ayan, no, nagbabago po siya. Ayan, tumapat ulit. I-double check nyo lang mga idol. Kasi hindi naman ano yan eh. Tapat ulit. Basta kung ano yung inano ko sa inyo mga idol, sundin nyo lang yun. Just double check nyo lang kung nakatapat ulit. Okay, ngayon susubukan po natin kung yung mga sinasabi ko tama ba? Hindi ba yung haka-haka lang? Okay, subukan na naman natin i-chord siya kung tama ba yung mga tunog niya. Talaga siya mga idol. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Bago kayo mag-practice mag-gitara, pinakabis talaga. Mag-practice muna kayo paano magtuno. Para pag mayroon kayong kinakapa sa YouTube o may ginagaya kayo ng mga chords,
ay hindi kayo maano, nawawala sa ano, masusundan nyo. Kasi yung tinuturo ko sa inyo na tono mga idol, standard po yun. Standard yun. Yun ang tinawag na standard na pag-tune. Okay? Subukan pa natin isa pa. Tama ba talaga? Nasa tono ba talaga? Salamat po mga idol, sana po nasunod ko na mga video ay suportahan nyo pa rin. Huwag nyo lang kalimutan na i-subscribe yung aking channel. Sige po, abangan nyo lang po yung mga susunod kong mga i-upload sa mga may mga request dyan na kung anong gusto nyo matutunan sa pagigitara. Kung kaya ko is gagawan po natin ang video dyan. Maraming salamat. Thank you po sa panonood. God bless.